Devil Testimonies, stories of courageous hope, encounters of a mother's love. Masaya po, paano po yung spiritual? Kasi ano rin po, kumbaga sa ano eh. Marami po akong nahilig sa kanya na pinagkalog po. Marami po, kahit ako nagsisimba, ako po yung mamimili rito, nagsisimba po ako. Bawat kahilingan po sa kanya, nakakaroon po ng katuparan. Kaysa bawat pampasok po sa kanya, hindi nakapatawaran, hindi nagpasasalamat po. Matagal na po, since dalaga pa po ako, talagang busundak mo ako sa McLaren, mamimili. Parati po akong dumadaan dito, hindi ako pwedeng hindi dumaan po sa kanya. Para pang ako hinihila, kahit na, alimbawa, pasakay na po ako, talagang babalik at babalik po ako sa kanya. Kasi para nakaugalian ko na po yun eh. Since dalaga pa lang ako, lahat mo ng kahilingan ko na nangyayari magsubok, kamukha po ng mister ko na comatose, kaya 2015 yata yun. O 2019. Siya po nang ano yan. Dito po ako humili na hiniling ko po ang kanyang buhay, pangalawang buhay. Dito po ako nagnobena. Kahit nasa ospital po ng mister ko, pumapunta ko rito para magnobena. Hiniling ko po yung buhay. Yung binigay niya po sa akin yung buhay po ng mister ko na na-comatose po, na may hirap ng sabi natin na tinanggihan na ng doktor, hindi ko po siya sinupo. Kumbaga, so, iniling ko na lang po sa mahal na ina. Nagnobena po ako. Sa pamamagitan po niya, pinagkaloob niya po yung mga lawang buhay ng mister po. Hanggang ngayon buhay pa ako. Ako po ay na-accidente ng 1990. Galing po kami ng kasal ng kapatid ko. Pero hindi ko inano na ako'y maging kawawa. Kumbaga, so, hindi ko inisip na kahit nawala na ako ng kamay, nagsikap pa rin ako. Inihiling ko rin sa mahal na ina na naway, tulungan niya ako sa bawat galaw ko po. Sa kanya ako humingi ng lakas. Ano man ang problema ko sa buhay ko, ang mahal na inang ninaano ko po, hinihiling. Hindi na sa ibang tao, sa kanya lang po ako lumuluha. Kamukha nga yun, ngayon ay namili po ako. Hindi po ako hindi pwede, hindi dumaan po rito yun. Ang tumatak ko sa isip ko eh, salamat po mahal na ina. At ako po'y pinatungo niyo rito, naano ako po, narapitan ko po kayo. Na nagpapasalamat din ako sa kanya. Lahat ng pagsubok na dumating sa akin, na binibigyan niya po ako ng katuparan, ng solusyon. Sa tamang solusyon. May dahilan po yun eh. Kung hindi pinagkaloob po nila sa tamang panahon na higit pa rin sa hinihiling nila, nangyayarin po sa akin yan. Kung ako pa po ay humingi po ng tulong sa kanya, hindi po ako nagtatampo. Ang inaano ko lang, may dahilan. Siguro ibibigay niya sa akin, masisingit pa sa hinihiling po sa kanya. Ito tayo magtampo na, bakit may malaki tayong suliranin, hindi na solusyonan, may dahilan. Sila lang po nakakaano. Yung dahilan na yun ay makakagaganda sa atin. Makakaano sa buhay natin, na hingit ba doon sa kahilingan natin. Po, marami na po kong karanasan na pagsubok na dumating. Buong pamilya, sa mga pinapanalangin po, hindi ako nananalangin dito na pang sarili ko lang. Mga kaibigan ko, may mga nasa labas din na mga may sakit, yung mga depressed na mga tao, yung mga tao ba na sabihin natin na kulang sa pananampalataya, naway buktang kanina ka ng portion. Ako po ay si Aida C. Cipriano, taga Divisoria, Ilaya po ako, sa 955 Ilaya Street, Tondo, Maynila po.